Boquila. Magandang hapon, Pilipinas! Naimbag na malin, kanya tayo amin, maayong buntag at sa aming salita sa Ifugao, Hagio, Pilipinas! Ibig pong sabihin noon ay mabuhay. Wow! Tatlong araw na lang. Tatlong tulog na lang. Excited na ba kayo? Tatlong kembot na lang, pagising natin sa May 10, Lenny Robredo na ang ating presidente! Tatlong araw na lang, pagising natin sa May 10, Kiko Pangilinan na ang ating vice-presidente! At tatlong araw na lang, pagising natin, mapapalaya na si Senator Laila De Lima! Ngayon po ang huling araw ng kampanya. Ngayon rin ang huling speech ko bilang kandidato at bawal na bukas. Kadalasan ako ang nagsisimula sa kampanya ng Tropang Angat. Ako ang bungad ng Tropang Angat. Alphabetical order, number 4 kasi yung number ko sa balota. Pero siguro dahil ako rin po ay isang katutubo, ang mga naunang Pilipino, ang mga naunang tao sa Pilipinas. At ngayong araw, hindi ko masyadong kakampanyinin ang aking sarili. Kukunin ko itong pagkakataon upang magpasalamat. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lenny Robredo at kay Kiko Pangilinan dahil pinili nila ang isang katutubo sa kanilang senatorial slate. Ako po kasi ang kumakatawan sa mga katutubo, sa mga Muslim, sa mga lumad, sa mga kababayan ko sa Northern Luzon. Hindi pa ho nangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na merong isang katutubo na magiging senator. Kaya po si Lenny at si Kiko ay bahagi sa hangarin at panaginip ng 15 milyong katutubo na sa unang pagkakataon magkakaroon po tayo ng isang kapatid na katutubo sa Senado. Pangalawa, nais ko sanang magpasalamat sa inyo, sa inyong lahat. Dahil niyakap ninyo, sinuportahan ninyo at kinakampanya nyo ang isang katutubo. Kahit hindi pa ninyo kilala nung umpisa, pero ngayon marami na ang humihiyaw, nagpapahiwatig sa kanilang pagmamahal sa isang katutubo sa Senado. Dahil napakahalaga po na meron rin pong boses ang mga nasa laylayan. At ang mga katutubo, palagi silang nasa laylayan, nasa libliban, hindi gaanong pinapansin, nare-red tag, kinukulong, pinapatay dahil sa pakikipaglaban nila sa kanilang karapatang pantao at para sa kanilang ninunong lupa. Kaya minaigi ko na magbahag, na magsuot ng aking sariling tradisyonal na kasuotan para lalo kong maigiit ang aking pagkatao bilang isang katutubo at ang aking ipinagalaban. At aaminin ko nung umpisa talaga, medyo naiilang ako. Kasi nung ako'y nagbahag, medic po doon, sa kaliwa. Nung ako po'y nagbahag, naglalakad, nasa caravan o pumupunta sa rally, minsan may iilan, hindi naman palagi. Pero nung umpisa may tumatawa, pinagtatawanan ako. Hindi ko alam kung bakit, baka ngayon lang sila nakakita ng makinis na puwet at maputing legs. Pero yun po, naramdaman ko na siguro ganun rin ang nararamdaman ng mga ibang katutubo kung bakit bihira na nilang sinusuot ang kanilang traditional na kasuotan. Dahil marami sa kanila na di-discriminate o medyo ang tingin nilang, feeling nila is mababa ang tingin sa kanila ng iba. Kaya po andito ako, sinusuot na naman ang aking tradisyonal na kasuotan para sabihin sa inyo na mga katutubo, handa na pong tumaya at ipaglaban ang ating kinabukasan. Tutulong po kami kay Lenny Robredo at kay Kiko Pangilinan. Meron lang po akong 4 na gustong pasalamatan pa. Maraming dapat pasalamatan pero 4 dahil yun naman po yung number ko sa balota para madaling tandaan. Unang-unang sa lahat,
ang ating mga bayani sa kampanya ni Lenny, ang mga kabataan. Lalong-lalo na ang mga first-time voters. Kayo talaga ang nagbigay ng sigla sa amin, sigla kay Lenny at saka kay Kiko, kahit pagod na po kami. Pero dahil sa energy at passion ninyo, kami po ay na-inspire ng ating mga kabataan. Pangalawa, ito napapansin ko sa mga rallies. Special mention, napakatingkad ang presensya ng ating LGBTQ community. Ang inyong bandila, iwagaway nyo ang rainbow colors. Yan po ang nagpapahiwatig sa mensahe ni Lenny na siya ay presidente hindi lang ng kulay rosas, kundi lahat ng kulay. At pangatlo, ito dapat talagang pasalamatan natin, hindi lang ako, lahat dapat pasalamatan natin. Nagtataya, bihira sila magtaya, pero ngayon lumalantad ang nagbibigay ng kulay sa ating rally, ang ating mga abonadong, mga artista at mga awit, ang mga celebrities. Palakpakan po natin sila. At ang pang-apat po, medic po doon, medic. Medic po doon, sa kaliwa. Pang-apat po, pinapasalamatan ko rin ang mga batayang sektor, ang mga manggagawa, ang mga mangingisda, ang transport sector, ang LGBTQ community, ang persons with disabilities, ang mga kabataan at ang mga katutubo. Dahil ngayon rin, sila po ay nagsilabasan at nagkaisa at tutulong kay Lenny Robredo. Kasama na rin ang ating religious sector, ang mga pare, ang mga madre, ang mga pastor. Napakarami po ang kumakampi kay Lenny at kay Kiko, hindi lang dahil sa kanilang sariling agenda, kundi para sa ating buong bansa. Kaya palakpakan po natin ang ating sarili. Ipinaglaban natin ang ating kinabukasan. Palitan na po natin ang ating motto. Kasi dati sinasabi natin, ipanalo natin ito. Pero sa dami ng mga kakampi natin ngayong gabi, hindi natin ipapanalo ito. Mananalo tayo! Kaya muli, sa darating na May 9, huwag nating kalimutan yung ating palaging kinakanta, yung ating palaging chinachan, kahit ma-LSS tayo. Ang ating kakantahin sa May 9 ay ang Presidente, Vice Presidente, ang Presidente, Vice Presidente, at huwag niyong kalimutan, ang katutubo sa Senado, Teddy Bagilat. Ulitin, ang katutubo sa Senado, number 4 sa balota, Teddy Bagilat. Yun, maraming salamat, mabuhay po kayong lahat, hagi yun!